Good day mga ka-Engi, Kuya Mike! Alright! Ayun mga ka-Engi, no? So nakita nyo naman doon sa ating unang video, no? So kinuha na natin yung ating mga pea dirt fry at ililipat natin sila dito ngayon sa isang tank, no? Ayan, no? Para mas lumaki po, no? Kasi galing lang sila doon sa styro tsaka sinama ko na rin yung nandun sa tub para ma-reset na natin yung isang white tub natin, no? Alright! Mga kaingi, so ito yung nakuha natin mga fry, no? Total of 48 fries po yan, no? Na nakuha natin. Actually, yun, may naiwan pang isa. So, 49, no? So, ililipat na natin sila dito sa ating tangke, no? Para mas maganda ang kanilang paglaki. Alright! So dito natin ilalagay yan mga kaingi, no? Acclimate muna natin sila bago natin sila i-drop dyan. Alright! Yun mga kaingi, no? So mare-reset natin itong dalawang styro na to plus itong white tub na to, no? So dalhin din natin, no? Na mag-reset tayo ng mga tubs para talagang maging malinis, maayos at yan, no? Mawala yung mga snails na yan, ano? Alright! Yun, mga kaingi, no? So, tinanggal na natin yung mga aquatic plants na, no? So, habang ina-acclimate natin, ay linisin na natin tong styro na to. Alright? Yun, mga kaingi, no? Di ako kita, no? Pero anyway, dito na yung mga styro. No? Linisin na natin to. Tapon na natin yung mga tubig. At, para ma-reset. No? Yo. Alright! Mga kaingi, no? So, okay na to. Malinis na to. So, meron tayong tatlong styro na pwede nating paglagay ng mga fries moving forward. Tapos, sunod po natin ito. Linisin natin itong tab na to, no? Alright! Yun, mga kaingi, no? So, bukasan na muna natin siya ng tubig para madali natin siya ma-pull out, no? So, wala nang laman yan. Bawas tubig lang tayo dito, no, mga kaingi? Alright! So, ayun, mga kaingi, no? Bago tayo magpatuloy, salamat dito sa ating mga nagko-comment sa ating mga video, no? Alright! Kuya Mike, no? Anyway, ginagawa natin itong mga pag-reset ng ating mga tanks or tubs in preparation po, no? Ito sa ating mga future fries, no? Para ready na sila, meron tayong mga paglalagyan ng kanilang mga anak, no? Para mas maganda yung condition, ready na yung tub or tank, yung tubig, ready na anytime, pwede na rin sila ng mga laman, no? Alright? So mga kaingi, ito, release na natin yung ating mga pea dirt, no? Yun, no? Alright. Yan.
sana maging masaya kayo dyan sa bago nyong kalalagyan. Alright. Pagod mga kaingi, no? Pero for the love of the hobby, alright. So mga kaingi, ayan, nalinisan na natin ito, tapos ito nalagyan na rin natin ng stock water. Dadagdagan na lang natin yan ng tubig galing sa faucet, no? Para anytime pwede natin lagyan ng Guppy. Alright. Kaingi, ayan, nilalagyan na natin ang ating tubig. At ginamit natin yung old filter media foam tsaka yung kanyang bucket roll, no? Actually, kulang pa yung beneficial bahay, no? Ng ating beneficial bacteria yung ating bucket roll. Dadagdagan pa natin yan, no? Sa mga susunod na araw or kagaya ng ginagawa natin dito, no? Ay lalagyan natin sa cup para organize at madali malinis, no? Ganun din dito, lalagyan natin itong mga ito. Alright. So tuloy-tuloy lang ang paglagay natin ng tubig dito para mag-cycle na to, no? Tapos tatagdagan natin ito ng tubig. Alright. So nga pala, no? Basically, kaya may mga halaman to kasi nga wala itong mga filtration. So ito, kahit wala itong halaman, okay yan kasi may filtration, no? Moving forward, baka hindi na tayo maglagay ng halaman dito kasi nga gagamitin natin itong mga pang grow out. Kaya tayo naglagay ng halaman dyan dati kasi ginagamit natin sila as a breeding tub, no? So yung mga breeding natin, pang breeding, so ito gagamitin natin, tapos ito rin moving forward para yan yung mga lalagyan natin ng mga halaman para kung in case na mag-drop sila nang wala sa oras ay makasurvive yung ating mga alagang fry. Alright, so mga kaingi, ayan, no? At magsa-cycle na yung ating bagong reset na tub. Tapos ito, nalagyan na rin natin ng tubig. At ayun, no? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na bakante na pwede natin paglagyan ng ating mga fry, future fry, no? Alright? Ayun, mga kaingi, no? So nagre-reset tayo ng mga tub, hindi lang dahil kung napanood yung dati kong video, no, nag-reset ako ng tub kasi nagsikamatayan, no, yung ating mga feeder na breeder, no, yung mga unang batch natin, no, at saka yung mga full gold natin na breeder, kaya tayo nagre-reset ng tub, no. So hindi lang dahil sa ganun, no, so isa na rin yun, no, isang way na rin yun, no? Kaya tayo nagre-reset ng tub para kung ano man meron doon sa tub na yun, no? Yung malas, yung bacteria, ay matanggal natin, no? Also, nagre-reset rin tayo ng tub, yan, no? In preparation, no? No? Kasi katulad yan, kung isipin natin, marami ng mga good bacteria yan, no? Pero ginamit naman natin is used media, tapos filter foam, yung kanyang dati, no? Ay naniniwala ako na magsa-cycle rin yan na mabilis. No? Kaya tayo nagre-reset ang tub para mas maging maganda, mas maging quality yung tubig na paglalagay ng ating mga fry. No? Lalo na yun, fry ang ilalagay natin dyan. So maliliit pa yun. No?
Kaya nga pagka nakasurvive sila talaga sa ating mga tubs, no? Sa ating mga tubig, sa ating water change, sa unang water change, no? Ay talagang mga matitibay na yan. No? Alright! Ayun mga kaingi, no? So kung may natutunan kayo, sana may natutunan kayo, no? Dito sa ating video. Please consider subscribing, no? Like and share nyo na rin, no? Comment down below. At sabihin nyo kung saan kayo para alam ko kung nasan umabot tong video na to. At the same time, suklihan ko naman ng kahit na shoutout man lang yung inyong pagsuporta dito sa ating channel. Alright? So, ayun mga kaingi, no? Alam na this. Bye-bye! Alright!